goals, okay? Huwag na natin pag-usapan yung mga New Year's resolution kasi ilang taon na nating pinagdadaanan yan, no? Ano yung resolution na na-achieve mo na, no? Pero let's set a goal for this year. So 2020 may not be the one that we expected, no? Na Vision 2020, napaka-clear. Pero sa atin naman dito sa IM Worldwide, ito naman talaga sobrang naging mas clear yung vision natin, no? Sa dami ng mga kumita, nagka-result, 'di ba, na nabago ang buhay in time of pandemic. Na yung iba eh sobrang apektado when it comes to negative, no, na nawala ng income, nawala ng trabaho. Pero kay IM Worldwide, booming ang business natin, no? So of course, for us to start and for us to set our goals, we need to know what our goal is, diba? And makapag-set tayo ng smart goals. Okay, first is to be specific. So ano yung gustong-gusto mo this 2021? Ito ah, I want you first to imagine ano yung gusto mong mangyari sa'yo this year. Okay, kahit ano pa yan, kahit anong gusto mong makuha when it comes to siguro materials, gusto mo ng bahay, kotse, gusto mo ng bagong cellphone, gusto mo makapag-travel kahit pandemic, nagagawa naman ng iba if you're just willing to be quarantined for a few days. Pero whatever nagugustuhin mo, tandaan mo, gusto mo yan. Hindi yan gusto ng ibang tao. Ang importante, ikaw ang may desire niyan. Okay? Imaginin mo right now. Kung hindi ka pa nakakapag-goal set up. Pero kung nakapag-start ka na, di ba, i-remind mo sarili mo, ano ba yung mga gusto mong i-achieve this year? Diba? Tapos kilig, anako ah, pag ako kasi iniisip ko yung mga goals ko, kinikilig ako eh. Bakit? Kasi hindi ko alam paano siya makukuha, pero alam ko, diba, in time, once na ginagawa ko talaga si IM Worldwide, I know there mangyayari siya. Kasi lahat naman na nakuha ko na shinare ni mentor Rochelle kanina, hindi ko naman na-imagine yun nung nag-start ako sa network marketing. Ayan, no? Earn millions, house and lot, laptop. Okay. O, di ba? Savings, kotse, lupa. O, ayan. Gusto mo yan, di ba? Pero, ayan. Pag-usapan natin ano ba yung mga smart goals. Kung ikaw mag-goal ka this year, you need to be specific. Okay? Kailangan, alam mo kung anong brand ng kotse. Lalo na yung mga nag-comment. Anong brand? Anong kulay? Is it automatic? Is it manual? Diba? Kung gusto mo magka-laptop, ano bang brand ng laptop? Gusto mo ba ng Apple, Acer, o kung ano-ano pa? Diba? So, kung ayaw mo makiusap na mag-Apple ka, okay lang. Basta gusto mo eh. Kung ano yung specs. Ang importante, may goal ka. And you need to be specific. Kasi hindi pwede na ano eh. Baka nga naman, diba? Gusto mo, nag-set ka ng goal na magkaroon ka ng laptop. Baka naman ang ibigay sa'yo second hand, yung mga tipong 5 years old na. Okay? So, lagay mo. You have to be specific. And then, next one, yung goal mo dapat is measurable. Of course, dapat nabibilang yan. Ilan bang gusto mong laptop? Ilan ba ang gusto mong house and lot? Ilan ba ang gusto mong properties? Ilan ang gusto mong bagong cellphone? Kasi baka gusto mo sa'yo, sa partner mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, may gusto kang i-bless. Oh, goal mo yan. Pero kailangan na may measure. Lalo-lalo na, di ba? Importante din is yung attainable. Dapat yung alam mo naman na pwede mong makuha. Kasi baka mamaya naman you're just a first-timer in network marketing. Tapos newbie ka lang sa IM Worldwide. Gusto mo agad in just a span of 6 months, may house and lot ka. Siguro possible yan kung may savings ka na. Meron ka ng income before na malaki, may natabi ka na, pangdagdag si IM. Pero yung tipong start from scratch, you are... talagang katulad ko nung nagsimula, walang-wala. Tapos gugustuhin mo agad yung sobra-sobrang massive result in just a short span of time. Hindi siya attainable. Okay? So, hindi natin ikaw nililimitahan, pero alam mo naman, di ba, yung kakayanin eh, lalo-lalo na kung may nakagawa. Example, meron tayong mga leaders dito in just a span of 4 months, like Mentor Dave sa Ligumba, newbie yung sa network marketing. After just 4 months, nagkaroon siya ng kotse. Meron din tayong mga kakilala within 2 months lang. So, ibig sabihin, attainable yung mga ganong bagay. Kung kotse, yes, pwede mo siyang ma-achieve, okay? So, wag naman yung sobra-sobrang out of this world. Probably a few years from now, di ba? Okay, next.
you have to be realistic, okay? Syempre yung ano, yung alam mong mangyayari, baka naman kasi gusto mo, yun nga, gusto mo siguro, yun nga, example ko na lang to, gusto mo magkaroon ng jet plane, ngunit wala kang ano eh, wala kang helipad, di ba, saan mo ilalanding yan, saan mo iti-take off yan. Okay, so, ang point, kailangan maging realistic ka din when it comes to setting your goals. And of course, you have to have time frame, okay? Kailan mo gusto siyang makuha. And of course, kasi dito ka magkakaroon ng ano eh, sense of urgency when it comes to your actions. Kasi alam mo meron kang deadline. Parang nung nag-aaral ka sa school, di ba? Meron tayong mga projects, first of the sem or first day ng school, binibigay yung project sa atin, ng submission. After 2 months, 3 months, ang tanong, kailan natin ginagawa? Usually, last week or minsan last day. Sobrang cramming tayo. Pero alam mo na kailangan mo siyang tapusin on a certain period dahil ito yung deadline ng submission. Same din yan sa pagsiset mo ng goal. You have to have a deadline para alam mo yung trabaho mo, alam mo yung actions mo. Naiintindihan? So kahit ano pa yan, di ba? Example, meron tayong mga ano, example, mag-asawa, pregnant, di ba? So meron kang certain goal na dapat after 9 months, after kung 3 months na lang yung due date, kailangan meron ka ng something na come up na ganitong pera kasi ito yung budget mo para sa hospitalization, para sa gatas, di ba? Kasi lalabas na yung baby mo. So you have a certain goal in your mind with a time frame. Okay? Kasi sabi nga dito, a goal is a dream with a deadline. Yan yung sa mga importante. Okay? So hopefully, no, yung mga sinabi niyo mga goals, pasok yan sa SMART goals na tinatawag natin. Okay? Ayan. So dito, kailangan mo mag-set ng goal. Ano na ba yung mga set, pwede mo iset na goal? Divided yan into 4. Meron tayong short term, mid term, long term, and ultimate goal or your deepest why. So pag-usapan natin to, no? When it comes to short term goals, ito naman yung mga kaya mong i-hit siguro probably hanggang mga 6 months mo na ginagawa si IM Worldwide. So ito mapapakita ko sa iyo yung sample. It depends kung gano'n ka nakatagal. Kasi baka mamaya 1 year ka na kay IM Worldwide tapos expect mo ito pa rin dapat yung level mo, no? So I expect you, if you're probably yun nga, kung matagal ka na sa ganitong negosyo, dapat kahit papano na-master mo na itong mga bagay na to. So, pwede yung i-apply to ng mga bago para meron kang target. Pagka-join mo pa lang sa IM Worldwide, what's next? Ano na yung gagawin ko? So, naturo naman, di ba, on the previous days ng ano natin, ng training natin, yung manual, how to invite, di ba, paano ka sasagot sa prospects mo, o di ba, prospecting. Meron tayo dito yung paano mo isasagutin yung mga rejections, objections. So, yes. May nagwawala sa baba, no? So, aralin mo lang siya ng aralin. Yung notes na meron ka, ulit-ulitin mo lang yon para ma-master mo siya. And of course, you have to apply. Kasi, yung pakikinig, okay naman din yan, pero mas mare-retain yan sa utak mo kapag ina-apply mo na siya. Okay, so skills, you need to master prospecting, inviting, you have to be an excellent bridge, which is yun nga, yung mag-tee up, yung pakilala mo, yung may mentor sa'yo or yung nagte-training or yung nag-share ng business for you since bago ka pa lang, no? And then eventually, di ba, ikaw na yung mag-present and mag-close ng deal. So, eto ha, I hope meron ka mga checklist na mga i-goal mo starting today. Okay? Kasi alam mo kung anong skills na kaya mo at hindi mo pa kayang gawin. And then, of course, one of the few or the first na kailangan mo talagang i-hit kay IM Worldwide is to be a mover. Kasi doon ma-unlock yung mga potential income mo sa negosyong pinasok mo. Kasi kung hindi ka pa familiar kung ano yung pagiging mover, ask mo na lang yung taong nag-invite sa'yo kasi medyo matagalang na explanation yan pag i-share ko pa sa inyo, no? Okay, ayan, Platinum Jade,
na mag-rank up ka naman. So kahit anong package na inavail mo, meron at merong rank na aangat pa doon sa inavail mo. Lalo-lalo naman kung naka-associate ka or like silver package. Diba? So pwede mong trabahuhin yung account mo para tumaas yung maximum limit mo. Kasi every package na inavail mo has a certain limit when it comes to your income. Okay? Eh, syempre, tayo naman, ayaw natin limitado yung kinikita natin. Gusto mo ma-maximize para syempre, ma-higher the income, di ba mas happy din tayo? Sayang yung mga matatapong income sa'yo pag na-max out ka. So, rank up is very important. Okay? Return of investment, yan yung isa sa mga kailangan mong i-hit pagbago ka pa lang na mabalik mo agad yung puhunan mo as early as a week o di ba or even a month, di ba? So may mga nakakagawa niyan kaya it's realistic. Huwag mong isipin sa sarili mo na ang hirap naman yun, one week lang nabawi niya yung puhunan niya. May nakagawa eh. Di ba? So ibig sabihin, kung nagawa niya, kaya mo din. Basta tatrabahuhin. Okay? So, madali lang naman ang return of investment sa IM Worldwide. Bakit? Kasi we have Give Me 5 and Just For You program, di ba? Aware ka naman siguro dyan kasi isa to sa mga tumatak for sure sa'yo nung present yung negosyo. Then, you have to have a very good and stable internet. Isa yun sa mga i-goal mo rin talaga. Kasi meron ako mga kakilala na alam ko medyo struggle sila pagdating sa internet connection. And sa panahon ngayon, we are handling our business parang 98% or 95% through online. So napakahirap na ginagawa mo yung negosyo mo nang hindi stable ang internet connection mo. What if yung taong kakausapin mo, yan na yung agila mo, kaso nagchachapi ka, hindi niya maintindihan yung presentation mo, sayang. Baka yan na yung next Arian Bernabe mo, yan na yung next na Catherine Policarpio mo, Marlon Santos, Jean Mantala, or Michael Fernandez. Kaso nga lang, diba? Naging choppy yung internet mo. Okay. So you also need to have gadgets na magagamit mo. Kasi baka yung, ano mo, yung cellphone mo, yung tipong, ano pa, no? Wala pang screen na sobrang laki, no? So, marami naman na ngayon na mga tablets or even iPad. Siguro, ako masasuggest ko talaga is yung iPad if you're aiming for a tablet. Kasi yan din yung gamit ng mga mentors din natin. User-friendly naman din siya. So, ayan. So, kung ano pa, ikaw na rin bahala. Basta importante, may gadget ka. And of course, cellphone. Okay, yung parang sinabi ko nga kanina, kasi syempre dapat reachable ka din, dapat agad maaari niya kung meron kang iba't ibang networks, basically at least globe and smart. Kasi yung mga prospects mo, mas maganda na makukonta ka nila if smart sila, makukonta ka nila if globe sila, kasi ikaw as a networker, ikaw as a business owner, kailangan may pantawag ka sa iba't ibang networks. Okay? Dapat meron ganun. Pero yung mga clients mo kasi, minsan they prefer their own network dahil yun yung unlimited sila. E paano ka nila ma-reach kung globe lang yung number mo? Diba? Tapos smart sila. So, I hope you understand yung sinasabi ko, no? Or yung need. Bakit kailangan mong magkaroon ng mga ganitong klaseng materials. Okay? Of course, laptop. Lalo na ngayon. Dati, hindi ako masyadong ma-laptop. Kasi, lahat naman, usually, nagagamit mo na or nagagawa mo sa cellphone. Diba? Online posting, magsisave ka ng pictures, upload, basic. Diba? Pero sa panahon ngayon, kailangan mo mag-OBS, kailangan mo mag-share screen, kailangan mo mag-Zoom. And, napaka-importante, ang laking bagay pag meron kang sariling laptop. Okay. So, na-experience yan ng taong walang ginagamit na laptop ngayon. Kaya kung nahihirapan ka, it is time for you to goal na magkaroon ka ng new gadgets. Okay. Yung mga mentors nga natin, hindi lang basta-basta laptop eh. Talagang iMac. May mga unboxing pa. Hello, hello, Mentor JC Yap. Gano'n ba kalaki yung mukha ko dyan sa iMac mo? Okay, and Mentor Krisha Benancio, no? Pero anyway,
kung ano man yung i-goal mo, basta may sarili kang laptop or desktop na computer na magagamit mo. Kasi sobrang laking ano yan eh, comfort din pagdating sa paghataw mo. And of course, our elite ranks. Okay? Short-term goals yan. Kayang-kaya mong ma-hit yan. So, check-check mo yan. Kaya meron tayong mga ano dito, checkbox. Alin ba dyan yung mga na-hit mo na? Alin ba dyan yung okay na? Ay, okay, ayan no, si Mentor Krisha. Oh, kita daw kaluluwa, sabi ni Mentor ko. Bongga sa laki. Okay. So, bakit ang ingay nila sa baba? Anong pinaglalaban nila? Okay, anong goal nyo, guys? What's your goal? Okay, so, naririnig niya ba yung ingay sa baba? Hindi ko lang bakit ang ingay nila bumusina eh. Okay, Happy New Year, guys! Tapos na ang ingayan. Okay. Ay, grabe. Okay, and then let's proceed for the midterm goals. Okay, ito naman, you can hit in 6 months to 1 year. So, ano naman goal mo this time? Siyempre, dito mag-level up ka na. Kung ang goal mo at first is mag-direct, this time you have to duplicate yourself. Okay, syempre gagawin mo na rin yan on the first 6 months. Pero dito, at least meron ka ng specific na goal talaga na dapat hindi lang ako yung nagdidirect, hindi lang ako yung nag-just for you, even yung leaders ko. Kailangan kaya na rin nilang gawin yung negosyo kahit wala ako. Unti-unti kang na duplicate, okay? And then of course, kutsi. Sabi ko nga, ito pwede mo namang ihito on your short-term goals. Kasi alam nyo ba, sa panahon ngayon, napakadali na lang maglabas ng sasakyan. Bakit? Nung time ko nung nagne-network ako, usually na down payment sa kotse, yung first car ko ah, ang down payment doon is 180,000 kasama insurance, yung mga iba-ibang fees. So, napakalaki talaga ang kailangan mo para maglabas ka ng sasakyan. And ngayon, meron nga even no down payment mga kapaglabas ka ng sasakyan mo. Ang iisipin mo na lang is your monthly amortization. Ang monthly naman usually ng mga kotse, 15,000, 14,000. So, maliit na bagay na lang yon, lalo na sa sistema na meron si IM Worldwide. Huwag na huwag kang matakot na mag-set ng goal na magkaroon ng kotse kasi napaka-importante mag-set ka. Kahit hindi mo alam paano mo siya makukuha, kaysa naman yung hindi ka nagsiset, mas lalo hindi mo talaga yun makukuha. Naiintindihan mo? Kasi wala kang goal eh, wala kang target. And for you to get your massive results here in IM, kailangan mo magsimula sa mga maliliit na resulta. And huwag kang matakot, your first car is always your worst car. Yan ang pinakapangit na kotse yung ilalabas mo. Diba? Sa network marketing, dito, na-experience ko na magkaroon ng first car ko, yung Honda Jazz. Nagkaroon na ako ng Bumblebee, which is yung yellow Panda Camaro, di ba? Audi R8, Ferrari California. So, napakarami ng sasakyan. Para makuha mo yung ganun ka-luxurious na mga sasakyan, kailangan magdumaan dun sa pinakapangit. Okay? Yes, Honda Fit sa iba, no? Pero, yun eh. Kailangan mo siya, need mo siya sa negosyong ginagawa mo. Bakit? Hindi ko rin siya nakita at first eh. Kasi ako yung taong mahilig talaga sa house and lot. Sabi ko, for 20 years na nabuhay ako, kaya ko mag-commute. Alam mo yung sanay ako mausukan, makipagsiksikan. Pero, it's a need. Tandaan mo yan. It's a need. Kasi, tool mo yung kotse na ilalabas mo para ma-hit mo pa yung mas malalaking resulta na ine-aim mo or ginugol mo, okay? So, ayan, lalo na ngayon pandemic. Gusto mo ba, nasa labas ka, di ba? Tapos, expose ka sa iba't ibang tao, pwede ka na, may pang grab ka naman, may pang Uber, may pang taxi. Kaso syempre, hindi mo alam sino yung unos sumakay dun eh. Hindi naman din sinasanitize yun eh, ng mga drivers pagka merong sumasakay. So, at least, prevention is better than cure, okay? Huwag kang magtipid. Ano yung isipin mo, ay may maintenance na yan, may monthly na yan, may parking, maliit na bagay lang yun compare sa babalik sa'yo, I tell you. Kasi yung mga taong nasa paligid mo, nag-aantay ng resulta mo yan. Makita yung kotse na ilalabas mo, yung mga taong di mo ma-invite before, may invite mo ngayon. Yung mga taong di mo mapuntahan before or hindi mo matok,
ngayon, ikaw na ang pupunta. Gamitin mo lang yung kotse mo, of course, para sa negosyo, hindi para makipag-date o kaya naman mag-outing na mag-outing araw-araw. So, tandaan mo, pang negosyo mo yan. Siyempre, panghakot mo rin ang products, lalo na kung may international na leaders ka. Ang hirap-hirap na meron ka mga i-claim na products tapos wala kang sasakyan. Ay, grabe. No? Kung ikaw ay nakaka-experience ngayon, alam mo na yung hirap. Okay, kotse. Okay, and then travel incentives. So for now, wala pa tayo niyan, pero pag naglabas si IM Worldwide, diba, i-hit mo lahat ng incentive programs ni IM. Okay, napapayay si Mentor Mary, parang recently lang nagkita tayo. No? Buti na lang wala kang daladalang products. No? Okay, ayan. So, travel incentives. Kasi syempre, isa yun sa mga ano natin, goals natin. O, di ba? Ramdam daw ni Mentor Mary. O, ang ganda-ganda, ang sexy-sexy. Tapos, nagko-commute. O, di ba? Hindi bagay sa beauty mo yan. O, okay. Talaga, ikaw talaga kinausap ko, no? Hindi, para sa lahat ito. Nagkataon lang talaga na nakita kita. Nagpunta ako ng office. Okay. So, next naman is your long-term goals. Ito na yon yung mga gusto mo talagang house and lot. So, kung ikaw may house and lot ka na, pero hindi ka happy kasi naliliitan ka, hindi talaga yun yung dream house mo, this time, kunin natin kay IM Worldwide. Okay? Lalo-lalo naman, kung wala ka pang bahay at lupa. Napakasarap, syempre. Yan yung ano natin, isa sa mga talagang goals talaga natin na hindi ka na magre-renta, hindi mo naiisipin na papaalisin ka ng tenant mo dahil hindi ka makapagbayad ng monthly, 'di ba? Na happy din yung family mo kasi meron kayong natitirhan na talaga. Okay? So, I'm praying para sa lahat ng mga nag-goal ng house and lot for this year, no, na makuha mo na rin yung iyong pinapangarap na bahay at lupa. Lahat naman tayo naniniwala ako, yan talaga yung pangarap talaga natin. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng sariling tirahan na hindi na kailangan i-monthlyhan, okay? So, itong long-term goal mo na house and lot, hindi ito yung tipong pagpasok mo, di ba? Few steps lang, exit na agad. Yung talagang pang-massive talaga, yung pang-baliwan, ikaw din mismo, maa-amaze ka na grabe, buti na lang nasa IM Worldwide ako. Kasi ito yung resultang nakuha ko. Kung wala ako sa IM, sure ako na hindi ganito kaganda at kalaki at hindi ko ganun ma-enjoy itong result ang ilalabas ko, 'di ba? Okay, and of course, aside from the house and lot, 'di ba? Imaginein mo ganyan kaganda yung bahay mo, yung akin hindi pa ganyan, 'di ba? Yung tipong grabe yung mga ilaw, may pa pool na sobrang ganda, 'di ba? Glass house. Ay, grabe. Tapos nasa tuktok ka ng bundok, overlooking yung city view, o ba? Diba? Ay, Okay, so ito ha, ito isa pa sa mga ilan mong bahay at lupa. O ba diba, ang sarap? Pag-usapan, o ba diba, may nakita ko, no, rest house daw. O pag-usapang, ano, bakasyon. Ang tanong, saan? Bakit? Maraming rest house, in not just one. Yun yung masarap. You have options. Kasi kung walang options, alam mo kung saan ka pupunta. Diba? And minsan, yun pa, alam mo na hindi ka aalis dahil wala ka namang pupuntahan. Okay, beach house. Oh, sabi ni Daryl. Oh, siguro sawang-sawa na kasi ito si Mentor Daryl sa view ng ano, ng nasa tuktok dahil nasa Baguio, no, laging nasa mataas. Gusto ko naman yung beach naman yung makita ko. Okay. Next is debt free. Okay. Kaway-kaway sa mga nakaka-experience ng sinisingil na kinauutangan nila, huwag ka na lang muna mag-comment. Pero, okay, yan ang isa sa i-target mo this year. Na-experience ko po yan, mabaon sa utang. More than 400,000 na utang ang kailangan bayaran. Pero eventually, 'di ba, na debt-free tayo kasi
isa to sa pinakamagagandang isip mo na goal starting this year. Alam mo, napakasarap sa pakiramdam na alam mo wala kang pinakutaman. Kasi ang hirap niyan eh, di ba? Na minsan, yung mga tao pa minsan na gusto mo i-invite sa negosyo, sila pa'y nakakalam na may utang ka. Di ba? So paano mo masasabi na ito, life-changing opportunity to, ito, ano tayo, na payaman tayo dito, pero alam nga nila na, alam yun, ang dami mong utang sa iba't ibang tao, di ba? Actually, yun nga, kung isisimula ka pa lang sa IM Worldwide, it's okay. Pero ang importante, i-goal mo na makalaya ka dyan. Freedom! Di ba? Hindi lang sa time and financial freedom, but also sa debt. Oo. Kasi napakalaking stress sa utak yan, yung kailangan mong isipin. Ito ang masaklap. Baka mamaya may utang ka na hindi mo naman iniisip na. Na wala kang balak bayaran. Mas mahirap yan. Alam mo, hindi ka ibibless. Kasi na-experience ko din yan. Dumating ako sa point na meron akong pina-invest. Ako lang naman yung kung nakipag-usap, pero client yun ng downline ko. So, syempre, ako yung nag-present, ako yung upline, ganyan-ganyan. Tapos, it turns out yung investment niya, hindi nag-workout. Okay? So, ngayon, nagre-reklamo siya. Gusto niya mag-refund. At sa akin niya hinihingi, bakit yung downline ko na nag-refer sa kanya, hindi na active. Tapos, ako yung binabalikan niya kasi ako yung nag-present sa kanya. So sabi ko, hindi naman sa akin ang punta yung investment mo. Hindi naman sa akin. Wala akong nakuha doon. Yes, meron. Pero hindi naman ganun kalaki. Tapos ang mga in-invest niya, around 150,000. Iba pa yung in-invest ng kapatid ko dito, no? Mga in-invest to ng ibang tao. Okay? Ayan. So, ang point ko, hindi sa akin napunta, pero ako yung kailangan magbayad. Pero ang nangyayari kasi, parang napipigilan ba yung ano ko, yung resulta na dapat sa akin? Kasi may iniisip ako, yung alam mo yung bothered ka, kasi may taong humahabol sa'yo, kahit hindi naman ikaw ang may kasalanan. Pero ang ginawa ko, biniharan ko na lang, para at least tanggal na yan sa utak ko. Diba? Yun nga eh, kasi once na may responsibility ka, diba? Lalo na kung responsibility mo, diba? Once na may responsibility ka at iniiwasan mo, paano mag-grow yung business mo? Okay? Yun ang i-goal mo, maging debt-free ka sa kahit sino pang taong kinautangan mo. Magulang mo man yan, diba? Kaibigan mo, alam mo namang, o kaya naman siguro, magulang mo, hindi naman nila kailangan ibalik yung pera. Uy, ay yung pera na hiniram mo. Huwag mo isipin na ganun. Paano, ang tanongin kita ha, gusto mo ba pag may taong kinautangan, gusto mo ba? Na kapag may taong nangutang sa'yo, ang iisipin din nila, hindi naman niya kailangan yun, hindi ko na ibabalik. Gusto mo rin ba ng ganun? Diba? Golden rule lang yan. Huwag mong gawin sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa'yo. Okay? Ayan, no? So, I hope na anuin mo to, ha? I-goal mo siya this year. Malaki man yan, maliit, one step at a time, as long as you're a faithful payer. Okay? Makikita yan ng taong nasa taas because alam niya na nasa heart mo na alam mo, gusto mo talagang mabawasan at mawala yung utang mo. Hindi naman yan inasnap, lalo na kung sobrang laki. Diba? Pero at least, I am worldwide is a tool para mabawasan mo yan paunti-unti. Diba? At saka yun, once may lalo na, diba, example, baka naman mamaya, todo gastos ka pa, baka todo bakasyon, todo kung ano-anong bili, tapos may iba ka pa dapat responsibilidad na unahin, diba? Mas maganda yan na wala ka nang iisipin kung anong gusto mong bilhin, diba? Na all out ka, kasi alam mo, wala kang kinauutangan. Okay? Ayun, no? So, actually, hindi naman kailangan long term to. You can do it one step at a time. Alam mo yun, yung parang example. Tayo kasi sa IM Worldwide, every time may payout tayo, meron tayong 10% diba, na natatanggal sa atin. Meron tayong processing fee. So imaginein mo na kailangan, ikaw, set mo din to. Alam mo yun, weekly commissions mo, iset mo na. Huwag mo na isipin na may pera ka na ganun. At least nababawasan siya hanggang dumating sa time na debt-free ka. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi bakit? Ibig sabihin, starting from that day forward, yung mga extra na dapat na pambayad mo, nasisave mo na siya. Para na sa mga goals mo. Ay, nako. Okay? Yes, so diba, sarap ng walang utang. And you have to also, ito ha, you also have to know and to learn how to manage your money. Ito yung karamihan na, ano eh, nagiging
parang hindi natin kasi na-manage ng maganda yung pera natin. Okay? As a networker, bakit? Kasi ang laki naman talaga ng income natin dito compared naman sa mga nagtatrabaho. I'm not against employment, pero that is a reality. Pagdating sa sistema natin, talagang kikita ka talaga ng malaki. Kaso nga lang, yung income mo na malaki, magiging baliwala lang din yan kung ang lakas mo gumastos. Okay? So, yung paggastos mo naman, okay lang yan, basta kaya mo. Mahirap dyan yung hindi mo naman kaya, punong-puno ka ng utang, gumagastos ka pa. Okay, para lang magpa-impress, pa-post mo sa Facebook, mas maganda yung ano eh. Alam mo yun, yung babayaran mo ng cash, o di ba? Parang Mentor JC, ay ma, cash, pack. O di ba? Iba yung ganun, o di ba? So, ayan, no? So learn how to manage your money. Lalo na ngayon. Lalo na ito, lalo na para sa mga single. Kasi ito yung nakikita kong difference eh. Pag ikaw pamilyado ka, mag-iisip ka ng diaper, ng tuition fee, ng pagkain ng mga anak mo, ng wants nila. Ang dami! Pero pag single ka, yung kikitain mo, imagine mo kumikita ka ng 1,000,000 sa loob na 1 buwan. Kumikita ka 100,000 sa loob na 1 buwan. Malaki yan para sa isang single na walang iniisip ha. Lalo na kung, alam mo yun, basta single ka. Kaya ito yung best time para makapag-save ka, para mabayaran mo lahat ng utang mo at mabili mo yung mga gusto mo. Diba? Pero yun nga eh, wag kang, don't live beyond your means. Diba? Yung sobra-sobra sa kinikita mo. Kung gusto mo talaga mabili yan, o diba, pagtrabahuhan mo muna bago mo siya ilabas. Okay? Para at least may ano, diba? Kumita ka nga ng malaki, pero baon-baon naman sa utang, di ba? So at least debt-free, okay? Wala akong pinapaanuhan dito, ha? Don't get me wrong. I'm just telling you kung ano din yung naging experience ko. Kasi pinagdaanan ko to, yung pagkabaon sa utang. Pero this time, di ba? Debt-free tayo. Thank you, Lord. Okay. Ultimate goal. Okay, ito na yon yung marami kang properties. Ngayon kasi usapan na, di ba? Mga bahay at lupa, mga kung ano ng properties, di ba? So, yan yung mga gusto natin na hindi lang sa isang area, di ba? Multiple na locations yung pag-aari mo, di ba? Pag pumunta ka sa isang lugar, o, tingnan mo yan, tingnan mo yan. Tingnan mo hanggang saan maabot ng mata mo. Di ba? Tingnan mo lang. Sa'yo yan, hindi. Sa kanila. For now, di ba? Pero sa susunod, yan, makikita ng mata mo. Yan, di ba? Sa akin na yan. Di ba? I-goal mo lang ngayon. Kasi darating at darating ka dyan. Kesa naman wala kang i-goal. Mapapasakin ka din, sabi nga ni Mentor Kat. Wow. Claim na. Okay. Of course, time freedom, financial freedom. Yan yung ano natin. Goal natin. Tandaan mo ngayon, ha? Okay lang na tumabaho ka ng magtrabaho ngayon. Huwag muna yung tipong hataw ngayon. Pag may pera, di ba, relax. Pag naubos, hataw ulit. Di ba, yung ganong same cycle na hataw, hindi, basta pagka nangailangan, kaya sa kahahataw, hatawin mo ng todo ngayon. Para makabuild ka ng momentum at eventually, di ba, hindi mo na kailangan isipin na humataw ulit kasi kahit nagpapahinga ka, may kinikita ka. Tandaan mo yan. Mangyayari yan sa IM Worldwide. Okay? Financial freedom, time freedom. Kung kailan mo gusto magbakasyon, kailan mo gusto, yun, alam mo yun, hindi mo na kailangan isipin yung budget mo. Nako. Hay! Sarap, di ba? Nakakilig yung ganun. Yung tipong nakaganito ka, oh. Yung nakaganon ka sa beach. Tapos, pag-check mo ng e-wallet mo, di ba, may 132,000 na pumasok sa'yo, parang Mentor Koy lang kanina nag-post. O di ba, nakabakasyon sa Batangas. Pero Friday, pumasok ang 132,000. Gusto mo yon? Gusto mo yon? Oh, ituloy-tuloy mo si IM. Okay, and of course, Charities Foundation. Pwede mo rin itong gawin. Kahit hindi pa yan sa ultimate goal mo, pwede ka magtumulong, pwede ka magbigay, di ba? Kasi, tandaan mo, ha, pag sobra, binibless ka na sobra-sobra para makapag, maging blessing ka rin sa iba. Ganun lang yan. Okay? Ayan! Okay, ang tanong lang dyan, are you a goal setter or a goal getter? Kasi pinag-usapan na natin, ano yung isa-set mong goal? Ang tanong, kukunin mo ba yung mga goals mo na yan?
Okay, so tanong, paano natin makukuha yung mga goals natin? Example, ito yung mga dapat mong gawin pag may sineset ka na goal. Like for example, after 3 months from now, yung total na cash na kailangan mo para sa goals mo is a total of 100,000. Hindi ko sure kung magkano ikaw ang magsiset ng goal mo eh, di ba? Pero syempre, pag-usapan natin ng detalyado, no? Kasi yung quantitative, kasi ito yung mabibilang natin, ito yung matatrabaho natin. Baka kasi yung mga goal mo ay magka-jowa, di ba? Magka-asawa, kaya ka pumasok sa IM Worldwide, di ba? Para jowain yung ano mo, yung kung sino-sino dito. Take note ha, ano ka muna, mag-focus ka muna sa IM. Katawin mo muna yan, to follow yan, madali na lang yan. Mahirap yung lumalove life ka eh, wala ka naman pambayad sa date nyo. O, di ba? O, tapos, pag magde-date kayo, naka-motor. O, I'm not against motor, no? Pero, alam mo yun, syempre, kung maganda yung girlfriend mo, yung partner mo, hindi naman siguro deserve niya yung nakadress siya. Sobrang formang-forma. Tapos, gaganon siya sa motor, o. Tapos, yung hair niya ganon, o. O, di ba? So, mag-set ka naman ng goal para sa sarili mo at para sa future na family mo kasi deserve din nila yan, yung magandang buhay. Oo, oh, oh. Diba? Okay, so, 100,000 cash in 3 months. Let's say, ha, yan yung ano mo, yan yung... Uy, sorry ha, baka mamaya may mga nakamotor dito tapos ano, sabihin nyo, inaano ko kayo ha, minamata ko kayo, hindi. Siyempre, diba, mas comfortable, mas maganda, mas lalo naman yung mga nag-aantay ng jeep, o, di ba? Aba nag-aantay, lumalagpas yung jeep, inuusukan pa kayo, di ba? Libreng face powder na bago ang date. Okay, so 100,000 cash in 3 months. Okay, so kung yan ang goal mo, i-divide natin yan into monthly and to weekly. Kasi kung titingnan natin yung 100,000, lalo na kung bago pa, ang laki naman nito, 300,000. Pero kung i-breakdown natin, that is just 33,000 per month and you have to target 8,300 per week. Okay, so yan lang pala yung target natin para ma-achieve mo yung 100,000. Okay, para makuha mo itong 8,000 na to, ay ilan ba yung taong dapat na sponsor mo para ma-earn mo yung target income mo per week? Okay? Tandaan mo ha, may goal ka, may sinet ka. Are you a goal setter or a goal getter? So I hope hindi ka lang mag-set, you have to achieve and get your goals. At mangyayari yon kapag may sinet ka na weekly goals. Okay? Kasi kung titingnan mo yung 3 months, baka 3 months saka mo i-cram yung 100,000, eh mahirap talaga yon. Okay? So kung 8-3 ang goal mo per week, that is just 1G, o kaya naman mag-produce ka ng 2 gold, o kaya naman 4 na silver at least meron kang isang box na benta. Nangaano si Mentor, may daming tinamaan. Si Mentor Alan, ay malupit to si Mentor Alan, no? Dimples pa lang, wala na, it is finished na. Okay, no? Okay, so kailangan lang meron kang isang jade na pay-in or 2 golds or 4 silver. So, para mangyari yun, syempre, para magka-pay-in ka, kailangan may prospect ka. Kailangan may client ka. Take note, ang kailangan mo, kung ang average mo na, or ang tawag nito, yung, yun, nalimutan ko yung term, yung ratio, okay? Ratio ng iyong pay-ins is 1:10. 1 pay-in sa 10 kakausapin mo. So, you need at least 20 to 40 clients per week. Okay? Yes, o batting average. O tama, Mentor Marisa, o 'di ba? Walang personalan para sa ating lahat 'yan. Okay? So 20 to 40 clients per week. So i-divide mo naman yung 40 clients na 'yan into daily basis. So ang goal mo is magkaroon ka ng 6 na clients. Take note, hindi ito prospect. Ang prospect kasi you're eyeing for that person na ipresentan sila pero hindi mo pa natutok. Pag sinabing client, ito na yung natok mo na talagang na-presentan mo ng negosyo. So maisipin mo, 6 na clients per day. Medyo madami. Eh, ang maganda, may mga schedules tayo ng mga IBPs. Di ba? Meron tayo MWS,
pag sa IM Worldwide, alas 4, o di pa puntahin mo doon or pa-attendin mo yung mga client mo doon, is iba pa yung mga itotok mo. Meron tayo sa Sunday, pag last. So, meron din ata kayong mga schedule per team. O, diba? So, ang daming available na slots na pwede mong i-invite yung mga prospects mo. Ang bottom line, hindi pwede matapos ang isang araw nang hindi mo natatapos yung anim na client mo. Naiintindihan? Hindi pwede. Kailangan hindi ka matutulog nang hindi mo nakakausap to. Ito yung daily goals mo. Naiintindihan? At ang time frame mo, every day. Within that 24 hours, meron kang anim na kliyente. So, iset mo yan. So, kunwari, syempre, kung hindi mo siya magagawa sa loob ng isang araw, madudoble yan sa susunod, kinabukasan. Eh, I doubt kung hindi mo nga siya nagawa ng sa loob ng isang araw, magagawa mo pa yung doble. Para ang hirap nun. Kaya nga natin siya bini-breakdown. Para everyday, may target goals ka, may target prospect, may target nakakausapin ka. At good news, sa araw-araw mo na ginagawa to si IM Worldwide, gumagaling ka sa pag-i-invite. Nahahasa ka sa pagtutok. Yun yung nangyayari sa'yo. At eventually, sa umpisa, mahihirapan ka. Bakit? Nag-a-adjust pa yung katawan mo eh. You are setting a new habit. You are setting a new schedule. Na hindi naman yan part ng schedule mo dati. Ang schedule mo lang, trabaho mo, magluluto ka sa pamilya mo, o kung ano man. May usual ka na eh. May naset ka na. And this time, i-adjust mo siya. Pero once na naging comfortable ka na at natanggap na ng sistema ng katawan mo, magiging normal na lang yan sa'yo. Kaya sa umpisa ka lang talaga mahihirapan. Okay? Sa umpisa lang. Pero hindi ma-adjust yung katawan mo kung hindi mo siya sisimulan. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, ang point niyan, kung sa loob ng isang araw hindi ka nag-aanim, mahihit mo ba yung 20 to 40 clients per week? I think hindi. Ang tanong, kung hindi ka nagto 20 to 40 clients per week, mahihit mo ba yung target na sponsors mo sa loob ng isang linggo? I doubt hindi. Okay? Tapos, kung hindi mo nahihit tong sponsors na to, mahihit mo ba yung weekly goals mo? I think hindi. Kung hindi mo nahihit yung weekly goals mo, okay, mahihit mo ba yung monthly goals mo? Mahihit mo rin kaya yung goal mo within 3 months. Okay. So kung sumobra, eh, di maganda, pero kung nilalak ka kasi dito or kulang, di ba, mahirap eh, na i-expect mo. Kaya maraming tao nabur-burnout kasi yung gusto nilang mahit, hindi nila nakukuha. Bakit? Kasi di rin naman nila tinatrabaho. So wag mo i-expect na magkaroon ka, di ba, may padala na ang Diyos sa'yo, di ba, biglang bumagsak ang 100,000 na cash sa harap mo nang walang nangyayari. Wala kang ginagawa. Okay, so tinanong ni Nell, is it needed ba na face-to-face or online? So kung may opportunity na makapag-face-to-face ka, baka naman kasi katrabaho mo, di ba? Katabi mo lang sa work, sa working station, di ba? Iset kita ng Zoom, ha? Yung katabi mo na, di ba? Bakit hindi mo na ito right then and there? Okay, so yung mga malalayo, yan, online mo talaga yan. Kunwari, kapit-bahay mo na, alam mo yun, talagang tipong close na close mo. Alam mo yun, dyan lang talaga. Pwede mo lang puntahan. Diba? So, ano yan eh, ang point niyan, doon gumagana yung creativity mo. Doon na si stretch kung ano yung mga dapat mong gawin kasi may tina-target ka. Diba? May goal ka eh. So, alam mo, ikaw mismo, nakakaisip ka ng way, ng other, alam mo yun, options mo, paano mo mahihit yung goal mo. So, basically, nag-grow ka as a person pag may gina-goal ka at talagang hinihit mo. Tandaan mo ah, yung pag-hit mo ng goal, that is a habit. At yung hindi mo pag-hit ng goal, that is also a habit. So, I hope na hindi ka papatayag sa loob ng isang linggo, wala kang chine-cheque. Kasi, kung ano yung nangyayari sa atin sa business, it's all because of us. Hindi mo pwedeng sisihin mentor mo, crossline mo, o kung sino man. Okay? As I said, ito, habits, it will create your future. You can't get rid of it, you can just replace it. Kasi we already have habits na ginagawa araw-araw. Ang tanong, part ba ng habit mo si IM Worldwide?
Okay, so kung ikaw yung tao siguro na sino dito yung makanood ng ating training from day 1 to day 5. Type IM. No? So kung ikaw sa loob ng 5 araw eh nanonood ka na talaga ng mga trainings natin, hindi ka na sinesendan ng link. Alam mo na yung link natin every day, yan yung lagi nating ginagamit. At hindi ka pa sinesendan, pumapasok ka na sa ano, hindi ka pa sinesendan ng link, eh pumapasok ka na sa Zoom meeting natin. Kasi alam mo eh, it's also already a habit for you. Okay, yung mga IBPs natin every Sunday, hindi ka na kailangan sabihan, Miss Speaker, ay may ano ba tayo, IBP? Hindi. Matik yung sa'yo, kahit anong mangyari. After holiday, meron agad tayo eh. After ng putukan, meron agad tayo eh. No? So, action or lack of action. Sorry, it's a typo error, no? Action or lack of action. Yun yung tanong dyan eh. May goal ka, pero you have to set an activity. Pero ang tanong, ginagawa mo ba or hindi? Kasi sure ako, yung lack of action will lead to lack of results. Ganun lang kasimple yan. Procrastination, ito yung mindset natin. Makaramihan sa atin yung may ganitong klaseng attitude. Ah, mamaya na yan. May mga dapat kang gawin. May mga dapat kang i-invite, may dapat kang i-reply. Mamaya na yan, unahin ko muna to. Unahin ko muna mag-relax, unahin ko muna yung ibang bagay, unahin ko muna yung jowa ko, unahin ko muna yung iba't ibang bagay. Okay? So, ikaw ang nagsiset ng habit, ikaw ang nagsiset ng actions, ikaw ang nagsiset ng schedule, kaya ikaw ang may kasalanan sa lahat ng resulta mo dito. Kung maging successful ka, kasalanan mo yan. At kung wala kang resulta, kasalanan mo din yan. Okay. So, ito pa. Yung lagi kang natatakot. Yung wala pang ginagawa, eh, takot ka na agad. Takot kang mag-talk, takot kang mag-tee up, takot kang mag-present, takot kang mag-invite. Baka hindi sila go sumama, baka hindi sila maniwala. Eh, walang mangyayari kung lagi kang matatakot. Bakit hindi inim? Kesa natatakot ka sa mga iisipin ng tao, ng mga prospect mo, ba't hindi ka matakot sa bills mo? Hindi ka ba natatakot kay Judith? Ha? Yung alam mong darating yung monthly bills mo sa Meralco, sa mga loans mo, sa mga taong kinauutangan mo, sa... Alam mo yun? Diba? Hindi ka ba natatakot doon? Mawalan ka ng kuryente, mawala yung... Ano yun? Wala kang makain. Ay, nako. Okay, negative programming, ito yung ano, yung syempre, di ba, na-brought up tayo na ang thinking natin na bawal yung ganito, pangit yung nagkakamali, lalo na sa school and everything, or bawal makipag-usap sa taong di mo kakilala. Di ba yan yung mga ano, tinuturo natin sa mga bata, naturo sa atin. O don't talk to strangers, ha? Okay. O sabi ni Jane, I learned to face my fear, Mentor May. Ha ha ha. Diba? Tinawanan na lang yung fear niya. Ha, ha, ha. Dapat ganun. Tawanan mo yung fears mo. Okay. Okay. So, sa business natin, hindi pwedeng don't talk to strangers. Kasi karamihan mo napapapayin mo dito, mga hindi mo kakilala. Diba? You have to be friendly. Alam, dapat malaman mo kung paano makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao, 'di ba? Tanggalin mo na 'yung mga negative na nasa utak mo, and then self-worth issues. Ito 'yung iniisip mo lagi na hindi ka worthy, 'di ba? Hindi naman ako ano eh. Hindi para sa akin yan, para sa kanila lang yan. Sila lang yung pwedeng magkakotse, kumita ng malaki, magkabahay at lupa. Eh, anong ginagawa mo kay IM? Bakit ka nag-join? Ano yun? Wala kang magawa sa pera mo. Diba? Lahat na nag-join dito, nagsimula lang din nang wala namang resulta. Pero ginawa lang ng dire-diretso si IM Roadby. Tanggalin mo yung ganong thinking mo, ha? Kasi minsan may ganyan talaga tayo, eh. Even ako, no, nagsisimula ako, hindi kasi ako magaling, hindi ko kaya yan, hindi ko personality yan, mahihain kasi ako eh.
Kaya siguro para sa kanila lang talaga yan. Pwede na siguro sa akin, extra income lang. Sa kanila na yung mga six digits. Yes, walang confidence sa sarili. Be confident. You are as, tandaan mo ha, anak ka ng Diyos. Kung nangyari sa iba, kayang-kaya din niyang gawin yan sa'yo. Kung nabago niya ang buhay ng iba, pwedeng-pwede rin niyang baguhin ang buhay mo in a snap. Okay? Maniwala ka sa sarili mo at maniwala ka na may purpose ka sa mundo. Maniwala ka na kaya mong mang-inspire ng iba't ibang tao. You are a blessing. Tandaan mo yan. Hindi mo palang makita ngayon, pero eventually, lahat ng ano nangyayari sa buhay mo, ma-unfold yung purpose na na purpose mo dito sa mundong ito. Okay, lahat tayo. 'Di ba? Ang ballpen nga may purpose eh. Ang ring light nga may purpose eh. Ikaw pa kaya? 'Di ba? Kaya 'wag mong ibababa ang sarili mo. Love yourself. Oh, 'di ba? Okay, be a person of action. The person that says yes. Okay? Yes, mentor. Yes, ako ang mag-host. Yes, ako po ang mag-tee up. Yes. As simple as yung pagpe-play lang ng video. Yes, mentor. Shout out to mentor John na lagi kong takbuhan. Mentor John, you are such a blessing. Okay? So yung mga ganong simple na dapat mong gawin for the team, for yourself, for your group, 'di ba? Hindi man ikaw ang mag-benefit, makatulong ka sa ibang tao, 'di ba? Basta kaya mong ibigay. Bakit hindi? Oh. Okay? So tell the world and then figure it out. Be a person of action, 'di ba? Huwag mong kimkimin, huwag mo sarilihin yung goals mo. Kaya nga may tinatawag tayong declaration. Kaya kung muli lang tayo virtual, no, magpapa-declare sana ako dito, pero gawin mo 'yan. Alam mo ba, isa sa mga ginawa ko din nung nalaman ko yung mga ganitong sa ating klaseng goal setting and you have to declare your goals, tinawag ako yung classmate ko. Di ba? Sabi ko, oy, eto goal ko ha, after 2 months na magkaroon ako ng sarili kong laptop. Okay? Sabi niya, ba't mo sinasabi sa akin yan? Wala, gusto ko lang sabihin sa'yo para after 2 months, balikan mo ko. Tapos pag wala akong laptop, asarin mo ko ha. Ganon! I-declare mo. Huwag mong kimkimin. Huwag mong sarilinin. Bakit? Pag hindi mo na-hit, okay lang. Wala namang nakakaalam. Pero iba kapag dineclare mo yan. Yung tipong pinopost mo sa wall mo. Di ba? Yung maraming mga, makikita mo mga mentors eh. I am a diamond. O, di ba? Yung mga rank na gusto nilang hinihit. Yung mga picture ng blue, yung mga sapphire, ruby, emerald, diamond, di ba pinapost nila sa wall nila? Bakit dine-declare nila? Ganun din ang gawin mo. Huwag mo sarilinin. Yung tipong, pag tinanong ka ng mentor mo, anong goal mo? Ah, mens, alam ko yung goal ko. Pero hindi ko naman kailangan sabihin pag di mo sinabi, hindi mo rin iihit yan. Walang pressure eh. Iba yung may pressure ka. Na-challenge ka. O, di ba? Sabi ni Mentor Roche. Okay, syempre, yes, of course, prayer and also declaration. Diba? Na alam mo na hindi mo alam pa, I mean, hindi mo alam paano mo siya makukuha, pero you know, you have a big God that will provide sa kung anong gusto mo. Di ba? Parang childlike faith yan eh. Diba? Yung nakakita ka na ng bata, yung pag nagre-request sa magulang, alam mo, alam mo yun, lahat kaya ibigay. Dapat ganun ka din. Kasi kaya ibigay yan ng giver mo eh. Siya na lang ang gagawa niyan. Ibe-bless ka na lang ng mga leaders na kailangan mo para sa goals mo. Para sa incentive, sa rank up. Diba? To follow yan. Basta syempre, declare mo. Okay? A person that is not limited to having to be prepared, okay, before they even take action. Ito kasi karamihan din sa atin kung bakit di natin na-unlock yung potential natin and even makuha natin yung mga goals natin. Kailangan napakarami pang preparation. Kailangan magaling muna ako. Kailangan marunong ko mag-talk before ko i-talk yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko. Kasi baka mamaya, alam mo yun, ang daming fears na minsan, yung dapat mo sanang ma-accomplish ngayon, na nauudlot na nauudlot. Kaya naman yung goals na dapat makuha mo, nauudlot din. Siyempre, every action has an equal reaction, equal result. Even yung wala mong, ano, yung hindi mo pag-act, that is also an action eh.
Yun nga lang, wala. Kaya don't expect results, okay? So kailangan hindi lahat ano planado, 'di ba? Syempre it's very important for you to be prepared. Pero there are cases sa network marketing na bigla masusurprise ka, bigla na lang may mamimit ka. Oh, nakita ko yung post mo, ah. Ano pa yung negosyong pinaano mo, pinapakita mo? Tapos ikaw naman, ako marunong, nakakatakot, baka hindi siya mag-join. Eh, ikaw naman, wala. Tinakbuhan mo yung client mo. Next time, set kita ng appointment kasama yung mentor ko. Eh, nandyan ka na sa moment na yan eh. Baka sana naka-on the spot mo na. Okay? Create a habit of do it now. Lahat ng mga nasa isip mong gawin, gawin mo siya ngayon. Okay? So, ano yun mo yan ha? Part yan ng mga igugol mo rin this year. You have an idea? Do it now. Minsan marami tayong mga ideas eh. Yung mga ideas mo na ipopost, ideas mo na gagawin mong videos, mga ideas mo sa social media na gagawin mo, pero hanggang ngayon, di pa na-execute. Bakit alam ko? Ganyan din ako. Tina-training at kinakausap ko din yung sarili ko. Diba? This 2021, this is the perfect time to have a habit of do it now. You have to make a call. Meron kang mga kakausapin. Diba? Do it now. Yung mga IBPs, now. Diba? Yung mga events, mga naisip mo, magpapa-event ako sa team ko. Kaso hanggang ngayon, hindi mo pa rin na-execute. Do it now. Get it done. Surround yourself with people that will propel you to act. Surround mo yung sarili mo na matcha-challenge ka. Kasi once, minsan nakikita mo, oy, kaya niya, oh, kaya ko din yan. Minsan nga eh, alam mo, sabi ko nga sa'yo, yung mga tao nasa paligid mo, they all have a purpose. Diba? Ito yung mga tao na negative, na laging kontra sa'yo. Minsan yan pa yung magiging reason mo para manggigil ka eh. Bakit? Gigil ka na pakita sa kanya na mali yung sinasabi niya. So, wag kang magreklamo sa mga taong nasa paligid mo. Isipin mo, ano yung purpose ng tao na yan sa buhay mo? Diba? Mas maganda pa nga yun eh. May mga rejection ka, may mga negative sa buhay mo. Diba? Para ano ka, para magka-sense of urgency ka. Kasi minsan kapag lahat suportado sa'yo, relax ka eh. Pag feeling mo, di ba, walang ano, walang nag-aantay ng resulta, walang nag-aasara sa'yo. Minsan wala, at chill ka lang. Okay? So ito ah, as another discipline. Discipline yourself every day. Ito yung napakahirap. Yung tayo, i-disiplina natin, yung sarili natin. Discipline when it comes to waking up, di ba? Hindi naman kailangan, basta ang importante, you are being productive with your time. Di ba? Kailangan, every time na meron ka na pwede mong i-maximize, i-maximize mo. Discipline yourself every day. Pwede ka kasi magpanggap for a few days eh, pero hindi pong every day. Ang hirap nun. Kaya kailangan talaga, you have the discipline. Be a person that follows through. Okay? Dapat, yung sinasabi mo, ginagawa mo din. Diba? Kaya nga mahirap maging mentor, mahirap maging leader. Kasi bakit? Minsan na-judge ka eh. Sa sinasabi mo, ginagawa mo. Kaya wala kang choice. Kung ano yung sinabi mo, gagawin mo din. Kaya kung ano yung mga sinasabi ko rin dito, kailangan ko rin gawin. Lahat ng mga sinabi ng mga mentors natin dito sa training na to, Mentor Arian, Mentor Mike, Mentor Jean, Mentor Marlon, Mentor Kat, they also need to apply it. Diba? Hindi lang kami nagsasalita, oh, ganito gawin mo, ganito, 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 ganito. Hindi. Ba? It's for every one of us. Syempre, focus. Set everything aside for just 60 to 90 days according to your goal. Okay? So, syempre dito, hahataw ka na nga lang din lang. Hindi, itodo mo na. Okay? Itodo mo na. Ganito lang kasi yan eh. Ang mindset mo lang naman, ganito. Ngayon ka lang hahataw. At once na nakuha mo yung momentum na meron ka, diba? Everything will follow na eh. I mean, hindi naman everything, diba? Pero one step at a time, diba? Nandiyan eh, nakukuha mo yung resulta doon sa action na ginagawa mo. Pero dito, ang gawin mo lang 60 to 90 days. Ito yung tinatawagan natin na 90-day burning. Apply mo to.
Yung wala kang ibang gagawin within that 60 to 90 days, talagang hahatawin mo. Yung magde-decide ka talaga na hahatawin mo si I Am Roland. Wala muna yung mga extracurricular activities mo, games, panonood. Kasi anytime pwede mo siyang gawin eh. Once na may time and financial freedom ka na. Mas masarap gawin yung mga ganitong bagay pag alam mo, ano ka na, leverage ka na. Okay? The thief of all great accomplishments in your life is your little to-do list. Okay? Ano yung mga to-do list mo? Siyempre, baka naman marami tayong to-do list, pero baka naman hindi naman kasama si I Am Worldwide dun sa to-do list mo. Eh, mahirap. Naging busy ka, pero hindi para sa future mo. Hindi naging busy ka, hindi para sa pangarap mo. I hope, no, na kung dati, sobrang wala kang time para kay I Am Worldwide. Ngayon, mag-set ka para kang empleyado. Di ba pag employed ka, wala kang choice. You have to be in your work, you have to be in your job, you have to report, you have to do what your boss tells you to do when you're in your work. So, ganun din dapat ang mindset mo kay IM. May specific time ka pa kung kailan mo gagawin si IM Worldwide. At yung time na yun, hahataw ka talaga. Hindi pwede mastorbo ka. Kailangan doon ka mamomrospect, doon ka magka-follow up ng client mo, doon mo, alam mo yun, everything about IM, you will do it on those times. Diba? Pero sa susunod, mga in-betweens, isabay mo na rin. Diba? Kasi sayang yung mga oras eh. Pwede mo naman isingit, diba? Pero yun, mag-start ka ng mag-set ng oras kung kailan mo gagawin si I Am Roadwell. I could be a millionaire, but I have to do the laundry, grocery, shopping, etc. Oh, marami ng reason para hindi humataw. Pero I tell you, hatawin mo si IM. Find a way to leverage. Yun yung gawin mo. Huwag kang manghinayang, eto ha, huwag kang manghinayang magbayad sa mga tao kung paano ka mali-leverage. Example, katulad niyan, sa laundry, grocery, shopping, magbayad ka ng tao na gagawa sa'yo niyan. Mas importante oras mo, tandaan mo yan. Kesa ikaw yung nag-laundry, nag-grocery, nag-shopping, ano, paano ka hahataw? Diba? Leverage is the name of the game. Okay? Si Henry C. Hindi yan naging bilyonaryo nang siya ang nag-o-offer ang naging salesperson sa SM. Hindi yan naging bilyonaryo kung siya ang nagbubukas ng pintuan sa mga pumapasok sa SM. Yes, pag graphic artist, di ba huwag na kayo mag-edit? Ako wala akong skill dyan, kaya magbabayad na lang ako. Huwag kang manginayang mag-invest. That is part of being a businessman. Ang mga negosyante, hindi lahat kaya niyang gawin. Alam mo ba ang mga isip ng mga negosyante? Kung kaya nila, edi ipagawa mo sa kanila. Diba? Hataw na. By Gary V. So, hindi naman kailangan yung mga ganitong bagay, alam mo lahat. Kung kaya mo i-leverage yung sarili mo. Okay, and napaka-importante nito, being consistent. Wag mong anhin siya ha, na tipong time frame lang is 60 days, 90 days, o kaya naman 2 days. Hahataw ka, ito ang difference ng mga taong nagsasucceed sa hindi. Yung nag-take action ng tuloy-tuloy. Alam mo ba kung bakit kami nagkaroon ng mga ganitong klaseng resulta? Mentor Aryan, na experience na mag 1 million sa loob ng isang buwan. Mentor Marlon, Mentor Kath, di ba? Sila Mentor Jean, kaya naman mga nagkaroon ng extraordinary. Sila Mentor Poy, Mentor JC, kaya naman mga nagkaroon ng extraordinary result yan dahil hindi yan tumigil. Dahil nagtuloy-tuloy. Naging consistent. So, hindi pwede naisipin mo for 90 days lang, okay na, after nun, hayahay na ang buhay. Hindi po. It took us years. And that is a reality. Ay, mens, ang tagal naman. Taon pala. Akala ko mabilis lang sa IM. Yes. Pero don't expect na yung ganong kamassive na result na gugustuhin mo, buwan lang ang itatagal mo dito. Hindi. Matagalang taniman po ito. Pero it's all worth it. Ayan o, isa pa sa mga consistent na kilala ko, Mentor Nice. Ayan o, Mentor Chris siya. Mentor Nice, lagi nagpapaset ng appointment sa akin.
Bakit consistent na binibuild yung team niya? Every month, meron silang mga mentorings. Okay, so hindi pwede na ngayon mo lang siya naisip gawin yung activity mo, tapos sa susunod, bahala na kayo, kaya nyo na yan. Hindi, huwag mo expect ng ganun. Okay, every time you stop, you lose momentum. Para ka nagda-drive. Nag-drive ka, nag-build ka ng momentum hanggang fifth gear, tapos nag-stop ka. Ano mangyayari? Mawawala momentum mo. Tapos, mag-start ka na naman sa first gear. Second gear, third gear, samantalang kanina nasa fifth gear ka na. Nagtuloy-tuloy ka na, edi todo mo na. Para darating ang time kahit mag-relax ka. Yun nga, yun lagi ko sinasabi. Okay, big event, invite people for company or team events. So mag-set ka ng mga ganito, mag-set ka ng recognition sa team mo. Isa yan sa mga i-goal mo this year. Para naman ma-recognize yung mga leaders mo. Kasi sa team natin, masyado na tayong malaki. Marami tayong mga leaders na performers din, pero hindi lang talaga nare-recognize. Bakit? Kasi marami naman talagang kumikita. At doon ako sobrang happy. Diba? Yung mga tipong nakakabili ng mga gusto nila, diba? Natitreat nila yung parents nila, nakaka, diba? Yung make your nanay proud ni Mentor Dadel, o, diba? Sila Mentor Hannah, Mentor Roan, nabibigay sa mga parents nila yung gusto nila. So, eto, ayun. I-goal mo na magkaroon kayo ng mga ganitong events, ma-recognize yung mga leaders mo. Okay? Personal growth. Isa rin yan sa mga i-goal mo this year. Kung ano ka na last year, make sure na you are a better version of yourself this year. Engage in it in a few minutes every day. Ito o, yung dati hindi ka mahilig magbasa, at least no, basa-basa tayo. O, di ba? Makinig, mag-aral, mag-reflect. Assess yourself, nasaan ka na? Ano pa ba yung dapat mong matutunan? Even actually, yung mga alam mo na, dapat consistent at always mo pa rin siyang inaaral. Kasi repetition is the mother of all learning. Okay? Goal, plan, act, and adjust. Mag-goal ka, planuhin mo paano makukuha yung goal mo, take action of that plan, and then kung ano man yung maging resulta niyan, saka mo i-adjust. Ba, parang hindi to effective tong plano natin na o di ano tayo, set tayo na another action or another plan, o di ba, kung nakita mo effective pero mas magiging mas magiging magaganda pa yung resulta natin pag iaano pa natin, innovate pa natin to. So kung nagpaplano ka para sa birthday ng anak mo, nagpaplano ka para sa bakasyon mo, bakit hindi mo iplano yung negosyo mo? Kasi ito magpapabago ng buhay mo. Diba? Plan and take action. Okay, ito ho. Matatapos na tayo, guys. Okay? Your comfort zone. Okay? The magic happens outside your comfort zone. Diba? Ito, isa sa mga dapat mo talagang i-achieve this 2021. Yung mawala ka at alisin mo sa sarili mo. Alisin mo yung sarili mo sa comfort zone mo. Ano yung comfort zone? Ito yung bagay kung saan komportable ka. Saan ka komportable? Comfortable na po ako na follower ako, na part ako ng team, pero hindi ako nag-lead. Comfortable na po ako na now I'm a watcher. I'm a listener, pero I'm not a leader. Tanggalin mo yan sa isip mo. Okay na po ako dito. Yung hindi ako nagsistep up. Please, no? I-targetin mo this year. Sabi ko nga, that you will be a better version of yourself. Kasi ako po, mahihain ako nagsimula. At hindi yun mangyayari, hindi ko ma-overcome yung fear ko kung hindi ako nag-decide na kailangan ko siyang harapin. Hindi ko ma-overcome yung public speaking na fear ko kung hindi ako nagsimulang magsalita sa harap ng tao. Naintindihan niyo po? There's no way to overcome your fear but to face it. Wala kang choice. Okay? Minsan, takot na takot tayo umalis dito sa bilog na to. This is where I'm comfortable. Ito na yung mga alam ko. Ito na yung mga sanay ako. At pag aalis ako dyan, ito yung bagay na, ano gagawin ko ngayon? Hindi ako, baka mapahiya ako eh. Baka magkamali ako eh.
Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Hindi mo malalaman na lesson hindi mo susubukan. Kasi tandaan mo ha, kung ano ka dati, noong 2020, at gagawin mo lang din yan this year, 2021, kung ano yung result mo last year, yan ulit magiging resulta mo this year. In short, kung hindi ka nag-rank up last year, hindi ka ulit mag-rank up this year. Kung hindi ka kumita na 6 digits last year, hindi ka ulit kikita na 6 digits this year. Kung hindi ka consistent na kumikita last year, hindi ka ulit magiging hindi ka consistent na kikita ulit this year. Bakit? Wala ka iniba. Hindi mo ni-level up yung sarili mo. Hindi rin magle-level up resulta mo. Gusto mo ba yun? Diba yung mag-goal ka lang, yung na-inspire ka na magka-kotse, kumita ng malaki, magka-house nila, tapos hindi mo nakukuha. Dahil takot ka. 2021 na. Level up ka na. Okay? Ito yung mangyayari sa'yo. Tandaan mo yan. Pag ano, nag-decide ka. Diba? Ito. Wait lang. Okay? Ito nakita ko to kay Mentor Ryan. Kanina in-upload niya. No? So, in-add ko lang dito. So, once na. Sakul-sakul mentor. Mentor Bobski daw. Okay. So, imaginein mo ito ha. Ikaw ito, pag nag-decide ka na hindi ka lumabas sa comfort zone mo, ano? Chill. Diba? Ano pa eh, oh, nakalagay pa sa bulsa yung kamay. Walang kagalos-galos. Ang pogi, ang linis. Walang pinagdaanan eh. Hindi nahirapan, hindi na stress. Hindi dumaan sa barbed wire, sa apoy, sa tinik. Bakit? Wala kang ibang ginawa. Kaya kung ano ka pumasok, ganun ka rin lumabas. Pogi ka pa din, yes. Pero walang magbago, hindi ka nag-grow. Diba? Ang tanong, gusto mo lang ba magpapogi dito, magpaganda dito, magpa-cute, magparami? Hindi ka bagay dun. Bagay mo na malabas yung potential mo, yung 100% ni Taguro. Alam mo yon? Nanood ka ng Ghost Fighter? Dapat ganun. Ilang porsyento na ang nalalabas mo? Pogi ala naman pera. O diba, 90s babies. Kilala mo si Taguro. Imaginein mo na every time na nagsistep out ka sa comfort zone mo, nilalabas mo na unti-unti yung porsyento na nasa loob mo. Malalaman daw ang edad. O diba? So ikaw, pag nag-decide ka, the harder the journey, the stronger you will become. Tandaan mo ha, lahat ng pinagdadaanan mo sa I Am Worldwide, baon mo yan. Baon mo yan sa next na journey na tatahakin mo. Next and next and next. And every journey na pagdadaanan mo, may another lesson yan. Nadadaanan at babaunin mo na naman. Na, ano yan, na lesson sa susunod at sa susunod. Kaya ka nagiging better version of you. Ganun lang siya. Okay? Parang ito oh. Sobrang nakakatawa. Alam mo ba, dito sa pinasok mo, Mentor Ray Montano, hindi natin to katima. Pero siya po ay dating barker. Undergrad. Pero nakabili ng 200 square meters na lote. Kakabili lang ata nila ng sasakyan, di ba? Ng motor. Dami na nilang nabili. Tapos recently, 200 square meters, so tapos na yung post niya, nakakaiyak. Yung naiiyak ka na lang, nabigla kasi unti-unti natutupad yung mga dreams mo. Na imposible dati kasi di ka nakatapos ng high school. Meron ba dito, di nakatapos ng high school? Huwag mong gawing, ano yan, huwag mong gawing tuldok, maging dot, no? Na maging reason mo kung bakit hindi ka magsasucceed sa IM kasi iniisip mo yung background mo. Siya nga, high school, hindi nakatapos. Yan ang sistema na meron sa'yo. Equal opportunity para sa ating lahat. Walang excuse. Dito ako, alam mo, kinikilabutan ko, ako nung nakachat ko si Mentor Nice eh. Pinakita niya sa akin yung mga pictures na, ano, na dati nakikipicture lang siya sa mini. Dating empleyado ng mini. Ngayon may sariling mini na kotse. Dati tinanong niya pa, oh, naalala ko isa sa machineer niya.
Yung client niya, tinanong niya, paano po ako magkakaroon ng ganyan? Ang sagot sa kanya ng kausap niya, sure ako na hindi mo yung makukuha pag nandyan ka lang. Ganun lang kasimple. Pero dahil ano, nilabas niya yung sarili niya sa comfort zone niya. Employment yung comfort zone niya eh. Sure ka na may kinsenas katapusan ka eh. Komportable ka dun. Kasi bakit? Yung gastos mo, everything, andyan, computed na yan. Pero, nilet go yung trabaho. Nagka-pandemic pa. Ano nangyari? Na-stretch yung utak niya. Ano yung dapat kong gawin para kahit pandemic, mag-grow pa rin yung negosyo ko? Kung kailan pandemic, nag-rank up, pati mga leaders niya. Ngayon, Emerald, nakapaglabas pa ng kotse. Yan ang nangyayari sa'yo. Yan din ang mangyayari sa'yo pag lumabas ka sa comfort zone mo. Alam mo kung ano yan. Siguro may regular ka na na ano, nakukuhang budget, mayroong nagbibigay sa'yo ng pera, di ba? Kaya hindi mo malabas yung full potential mo. Tanggalin mo na yan. Sudyante ka. Nakaka-receive ka ng baon. Ikaw. Ikaw ang nakakaalap niya. Ngayon, nakakatuwa, no? Congratulations, Mentor 9. So, di ba, may sarili na siyang mini. O, di ba, meron pa mamaya maglalabas ng sasakyan. Ayan. O, di ba? So, ito, pakita ko lang sa inyo, ah. So, once na nag-goal ka, gawa ka rin ng dream board or goal board mo. Ito yung ginawa ko back in 2013. Tagal na nito, no? 2013 pa, talagang nilagay ko 720,000 pesos sa loob ng isang linggo. Eh ngayon, nagwa 1 million pa. O, di ba? So, yung mga accessories na magaganda, yung travel, eto, hopefully, after pandemic, ma-approve na tayo sa visa sa Europe para makapunta na rin tayo dyan. Di ba, House and Lot, nandyan na rin. Yung mga branded na damit. Alam nyo ba, nung nagsisimula ako, ang mga damit ko po, kinukuha ko sa damitan ng ate ko. Literal na kinukuha ko kasi hindi ako nangihiram. Kasi pag nanghiram ako, hindi ako papahiram yung ate ko. Kaya ang ginagawa ko, pag wala siya, kukuha ako sa damitan niya. Kasi magaganda yung mga damit niya. Ako wala akong pambili. Tapos, pag uwi ko ng bahay at nakita ko na nandun siya, kasi different ang schedules niya eh, dahil casino dealer siya. So, ang ginagawa ko, pag narinig ko na nandun siya, talagang maghahanap ako ng damit para itago yung ano ko, yung hinaram kong damit sa kanya or hindi, yung kinuha kong damit sa damitan niya. Tapos talagang tatakbo ako pag akyat. Tapos pag narinig niya ako, alam niya, ramdam na niya yon na may something akong tinatago sa kanya. Tapos magagalit siya sa akin. Siyempre, di ba? So ganun ako nag-start. Kaya talagang gusto ko makabili ako ng mga sarili kong damit, di ba? Tapos this time, di ba, kayang bumili ng ano nang even branded. Dati kasi nagsistart lang din ako, Guadalupe ako nagtitingin ng damit. Yung kinukuripot ko pa hanggang maaari, 100, 200. Pero tingnan mo naman ngayon, 'di ba? So kung ano yung mga paghihirap mo na nakukuha ngayon? Oh yes. 'Di ba yung mga brand na hindi mo naman mabasa? Oh, 'di ba? Ibig sabihin mahal kasi hindi mo mabasa. Okay. So, makukuha at makukuha mo rin yan. Kaya gawa ka nito kasi ikaw mismo masusurprise ka na lang. Na yung mga nilagay mo, mga dinikit mong pictures, eventually makukuha mo rin siya. Diba? Yung parang pinost ni Mentor RJ kanina, diba? Ano ba siya eh? Yung merong raffle ng mini, sumali siya dun sa raffle. It turns out, di siya mananalo sa raffle kasi ibibigay ni IM Worldwide sa kanila. Ay, grabe! Diba? Nung panahon na yun, last year lang yun. Hindi naman niya alam paano siya magkakamini. Pero nangyari. Dalawang raffle daw, sabi ni Mentor Nice, hindi nanalo. Talagang mini talaga, no? Pero nangyari. Hindi nila alam. Pero nangyari. Okay? Ayan, no? So, ilan ang laman ng e-wallet na gusto mo? Yung tipong laman ng e-wallet mo, hindi mo kailangan galawin. Bakit? Hindi pa kailangan. Ah, diba? Ito yung pinakamalaking laman ng e-wallet ko before.
Okay. Oh, that nung ano pa yun, pero syempre goal natin this time mas malaki pa. Yung tipong hindi mo pa nga kailangan, pero ngayon kailangan ko kasi para sa bahay, kaya winibidraw. Okay. Pero yun nga eh, ang point niyan, hindi mo makukuha yung malaki kung sa maliit pa lang natatakot ka. Okay? Yung bahay na magaganda, hindi mo makukuha yan kung sa maliit na monthly pa lang natatakot ka. Diba? Rivers never go reverse. Ito yung tandaan mo ha. So try to live like a river. Forget your past and focus on your future. Always be positive. Nakita ko naman to sa post kanina ni mentor. Nalimutan ko. Mentor, yun, nalimutan ko. Basta may nakitaan ako na downline din natin or leader natin. So, isipin mo lang lang ganito. Huwag kang mag-live na mag-live sa past. Always look ahead. Focus on your future. Focus ka, maging excited ka kasi alam mo, your future is bright here in IM Worldwide. And lastly, a dream written down with a date becomes a goal broken down into steps becomes a plan backed by action becomes reality. So lahat ng sinulat mo, let's take it into action so it will become your reality. Okay? So,